Magandang buhay mga Repapips dyan. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. So nandito tayo ngayon sa Maddie's Bike Shop. Dito yan sa Valenzuela City. So magbabike check tayo dito ng Tosic Mortar. Ayan, sa mga naghahanap ng pamasko, pangregalo, budget bike. So tama-tama sa'yo video na to. Si napakagang sa bulsa, hindi tinipid sa piyesa. Ayan. So bago natin simulan ng bike check guys, syempre huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago natin bike check videos, bike repair tips, bike vlogs, unboxing, at kung ano-ano pa. Ayan. So wala na tayong intro, simulan natin ang bike check nito, Tosic Mortar. Okay, Pips, bike check natin to, simulan natin ang bike check nito, Tosic Mortar. Ayan, so tingnan natin kung anong makikita natin dito. Ayan, at sulit pa to sa presyo niya. Ayan, so simulan natin ang bike check, syempre sa kanyang frame. So yung frame niya malaki talaga, promise guys. Medyo, kung papapansin mo, ang laki dito. Size 17 ang ating frame. So tamang-tama to sa mga matatangkad at mahaba ang bihas. Ayan, 17 ang top tube niya. Medyo, top tube. Si tube guys, sorry. Puro tube kasi yun ang nakakalito. Medyo may konti siyang bend dito. May konti lang naman. As in, konting-konti lang. 17. Tapos yung down tube niya, guys. Para siyang palo-palo. Ayan. Yung medyo oblong dito. Pa-oblong yan. Tapos dito, may bend. Tapos pa-square na dito. Internal cabling siya, guys. Isa, dalawa. So, yung bakante rito, hinahanap ka niyan. Bakante yan. So, single and ready to mingle yan. Ayan, no? Single, oh. Dito dumaan or dito ilalagay yung kable ng FD. So, pwede mo siyang lagyan ng FD. Pwede mong gawin 2x o kaya 3x. At dito dumaan sa ilalim yung hydraulic hose para sa hydraulic brakes. At dito lumabas yung isang internal cabling. Ayan. Again, kadaya na sinasabi ko sa aking mga previous video, kung akin tong bike na to, kung akin lang naman, ayan, itong hydraulic hose na to na nasa external, ilalagay ko dito yan sa internal cabling para wala nang nakalabas na kable. Since naka 1x lang naman tayo at wala naman akong balak na gawin tong 2x o kaya 3x. Yeah. So kung akin lang naman to, ngayon kung gusto nyo lagyan ng 3x, 2x, nasa sa inyo yun. Hindi siya smooth welding. Ang dami akong nakikita ng uod ng pagkaka-welding dito, saka dito, at dito. Hindi big deal. Mga Repapips, ang hindi smooth welding. Walang problema yon, walang epekto sa quality. Nasa ano lang yon, itsura lang yon. Sabi nga nila, personal preference. Pero maganda yung pagkakakulay niya. Matte black. Tapos yung Tosic dito guys, Repapips, blue na water decals. Yan, blue, blue. Tapos yung puti rito na mortar, water decals din yan, pati yung mga design. So halos lahat ng makikita mong decals dito ay water decals. 17 inches, Tosic, 27.5 aluminum alloy 6061. May Tosic dito, may mortar dito. Ayan, ang ganda oh. At dito medyo malapad, ang lapad ng top tube niya. Then, pakitid na rito. Ayan, sport geometry. May nakita ko dito ang double batted aluminum technology. So, dalawang puwet ang pwedeng umupo. Hindi, joke lang ngayon. Mga Repapips, pag sinabing batted, pampatibay yon ng aluminum. So, merong triple, merong quadruple. Pinakamatay ba yung quadruple? Ayan. At dito may makikita tayong maliit na support para dito sa pinaka-extension ng ating seat tube. Pampatibay yan. Ayan, pampatibay. Tapos itong seat stay natin, parektangle mula dito hanggang dito. Ayan. So, halos same size ang pagka-rectangle niya. May bridge, lalagyan na ng tapalodo kung gusto mo maglagay. Ayan, ang ganda. Uy, letter C, maliit lang ang ating dropout. Ang kito liit. Tapos dito sa ating chainstay, paangat. Malapad, same size pa rin. Rectangle yan, paangat dun. So, base sa distansya nito, an, palagay ko nasa loob ang caliper. Ayun, nasa loob niya. Ayan. Basta maluwag to. Maluwag yan. Nasa loob yan. Pag masikip yan, nasa labas. So, galing natin, no? Tama-tama. Pero hindi tayo mahula. At ito yung kable ng ating RD. Ayan. So, parang ano, gitara dito, mga kalabit. Ayan, bawal mga kalabit. At dito lumabas yung kable. Ayan, parang nasabi ko na yata kanina yun.
You know? At dito tayo ngayon sa head tube niya, guys. Head tube niya, mga Repa Pips. Tapered. Na may logo ng Tosic Water Decalcian. 110 millimeter yung haba niya. Medyo kahabaan. Ayan, nakikita na ko basta maliliit yung ano niya, head tube. Pero ito 110, mahaba-haba. Ayan, integrated ball bearing. Ayan, dito tayo ngayon sa suspension fork niya. Ang suspension fork niya ay may manual lockout. Coil type tayo, mga Repa Pips. Tapos, preload dito. Ayan. Baka lang arc, baka lang crown, baka lang lower, bakal-kal yan. Ang extension niya, 110 millimeter. Medyo may kapayatan siya, mga Repa Pips. Bakal, mayroon siyang, ano to, sticker na Tosic. Sticker nga siya, guys. Ayan. Tingnan natin kung anong straight to ang ating fork. Nakakita ko ng ano, ng converter. Ayan. So, straight ang ating fork. Tapered ang ating head tube. So, pwede yun. Basta straight. Ayan. At syempre, dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Yung hubs niya, ayan, nakalimutan natin magbukas ng ilaw. Yung hubs niya, alloy. Walang tatak, Repa Pips. O, wala nga. Walang tatak. At tingnan natin ang kanyang bearing. Hindi ko masabi kasi nakatago. Pero, base dun sa hirap niya, hindi ko maano. Palagay ko silvering to, mga Repa Pips. Paki-correct naman ako, mga Repa Pips, kung mali ako. Kasi maganda yung pagkakaano nung rubber cup niya. Palagay ko silvering yan. Paki-correct na lang. Tapos, quick release. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating alloy na walang tatak. Alloy hubs na walang tatak. Baka lang ating spokes. Double wall alloy rims. Ayan. Na mayroong sticker na ano to, Tosic. Yeah, maliit lang siya. Syempre, ang gulong natin ay CST Jack Rabbit. Ayan, si Jack na may alagang rabbit na ang sukat ay 27.5 by 2.10. And so, namunti ko na naman makakalimutan, ang timbang nga pala ng ating Tosic mortar ay tumitimbang ng 13.8 kilogram. So, magaang siya compare sa mga nababike-check natin na 29er kasi mas maliit. Yeah. So, basta 26, mas magaang yun sa 27.5, mas magaang naman yun sa 29. So, habang lumalaki, bumibigat yun. Yeah. At dito sa hubs, alloy hubs, quick release. Ayan, pakicorrect naman mga Repa Pips kung seal bearing to or bearing type pa lang, ball bearing. Pero ang hula ko ay seal bearing. Ayan. Baka lang spokes, 32 holes. Double wall alloy na rim na may sticker na Tosic. Siyempre, CXT Jack Rabbit. Si Jack na may alagang rabbit na 27.5 by 2.10. Ayan. Ito yata yung gum wall. Kung hindi ako nag-aamali, gum wall. Yun. So, yung skin wall, yun yung medyo light. Medyo dark yun yung gamble. May natutunan na naman tayo. Diba? At ang cuts natin, ay hangs natin. Ayan, pakinggan natin yung ha, yung cuts niya, mga Repa Pips. Yun, napahimik ko. Makakatulog ka nito. Sarap pakinggan. Smooth na smooth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Speed. Pwede na to, laban to. Ayan, nasa 20 naman yan eh. 11 to... Palagay ko 42 to, mga Repa Pips. Hanapin natin, baka may nakasulat eh. 42 nga. Ayan, 11 to 42. Ang tatak ay sunshine after the rain. So, sunshine edzy. Ang tatak niya. Ang ganda. Tapos, RX 11 Pro. Ayan, pag ginamit mo to magiging pro ka na. De, joke lang yun. RX 11, oversize ang pulley niya, plastic. Itong tension pulley. At oversized din yung guide pulley niya. Plastic din, mga Repa Pips. Ayan. So, ito yun. Ay, ang ganda ng ano niya. Tornilyo, ng high and low screw. Allen type na siya. Oh, nakaikot yung kable. Oh. Wow, ganda. At ang ating kadena, KMC. Ang tatak. Ayan. So, basta itong ganitong kadena, malinis tingnan. Ayan. Huwag lang mangingitin. At ang ating crank set, ay Charm. Wow, Charm. Babae, babae. Pro Wheel pala. May logo. Pro Wheel Charm. O, diba?
square tapered, 170 mm, alloy yan, removable chainring, bakal ang ating chainring na narrow wide, 34 feet. Yan. At ang ating BB, buti pa ang bike may BB, square tapered din guys. Pagkakalam ko, silvering yan. Yung mga ganyang BB na silvering. Pakicorrect naman ako mga repapips. At ang seat clamp natin ay made of alloy din. Ayan, medyo 30. Ano to? Ah, maliit pala ito mga repapips. Bakal ang ating seat post, 27.2. Ayan, na may tosik. Tapos, ah, ito yung ano, yung talagang basic seat post. Yung mga built bikes naman yan, get to you, no? Ayan. So, ingat kayo sa paghigpit niyan, ha? Nalolong straight kasi ito, eh. Ayan. Pero kung sanay kayo maghigpit niyan, tatagal din yan. At ang pedal natin, hard plastic. Matigas talaga, eh. Matigas pa sa ulo ko yan, oh. Ano? Oh, kahit ipukpok mo sa ulo, so siguro mababasag yung ulo. Itong upo, itong pedal, hindi. At bearing type pa yan. Meron tayong video niya. Paano mag-maintain? Alagaan nyo lang sa grasa yan. Tatagal yan. Ayan. At ang upuan natin, uy! Ang taba! Oh, di ba? Ang kapal ng foam. Ang sarap nito. Tapos may mababaw na ano, kanal. So, daluyan nyo ng ihi mo. Yan, pwede rin niya singawan ng utot. Tapos ang lapad nyo, bagay na bagay ito sa mga malalapad yung puwet. Oh, you know? Oh, sarap na itong upan. Fresh kong presto. Ah, tayo dito ngayon sa kanyang handlebar. Ang handlebar niya, 740 mm, made of alloy, na may tatak na tosik, ay nakalagay na nga, oh, 6061T6, aluminum, 700 mm. Uy, 700? Pero nung sinukat ko ito, mga repapip, 740. Sinukat ko siya ng medida. Siguro umaba lang dito sa ito. Itong bar end ng ating grip. Yung grip niya, repapips, gomang-goma to. Ang tigas ng goma. Sa kabila, ganun pa rin. Bakante. Kasi single yan. I'm ready to mingle. At ang hydraulic lever natin ay gawa ni Logan. Ayan. Preno yan ni Wolverine na two-finger. Ayan o. Sarap nito. Two-finger lang o. So, mas maraming daliri sa handle grip, mas kontrolado ninyo ang bike. Yung iba kasi 3-finger eh. So, maganda 2. Pero kung may makikita kang 1, yun ang the best. Kaya lang, ang mahal na nun. At ang ating shifter ay Senza RX11. So, tingnan natin kung push, pull. Ah, uy, galing oh. Pwedeng push, pwedeng push, pwedeng pull. Yan ang maganda. Oh, pull, pull, pull. Push, push, push. Oh, so pwede ka mamili kung anong gusto mo. Pero base dun sa design, pang push, pang pull lang to. Yan, nalilito na tayo sa push pull. Ang stem natin, 90 mm. Positive, negative to guys. Yan, pwedeng positive. Then balik na rin mo, negative. Yan. Tapos, ano to, nakalimutan ko na to. Spacer niya, alloy, 10 mm. 10 mm. Tapos, slam yung kanyang dust cover. Yan, flat. So, pwede mo ilipat doon, tapos gawin mong negative para umagsak. Ay, naka-low rise nga pala yung seat. Ano natin, no? Low rise yung ating stem. Yan, ang gando. Yan. At dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Ang caliper niya ay gawa ni Logan, naka-IS mount. Ayan, ang gando. Tapos, 160 mm na rotor. Yung pangkaraniwang rotor na nakikita natin sa build bikes. Siyempre, sa kabila, ganun pa rin. Logan, naka-post mount naman ito. Ay, may extension dun sa, ano niya, sa chainstay niya, oh. Ayan. So, tingnan natin dito. Uy, ang luwag. Ang daling, ano, baklasin ng caliper. Ang luwag nito na mga repapis promise. Maluwag talaga. Hindi kagaya na iba nating nakikita ang frame. Ayan. 160 mm na rotor. Pangkaraniwan. At, pro wheel charm na crank arm, 170 mm alloy yan, square tapered. At syempre may malamig na lalagyanan ng malamig na beer. Ayan, oh. So pwede ka maglagay ng malaking ano dito, inuminan. Ayan o, oh, pwede o. Oh. Pwedeng pangat, pwedeng pa side. Nasa sayo na yun. Ayan. So palagay ka, wala na ako nakalimutan dito mga repapips. Sulyapan ulit natin o, oh. Panalo, tamang-tama sa Pasko. Ah, mga repapips, ayan ang ating bike check ng ating Tosik
mortar dito yan sa Madis Bank Shop. Nagkakaalaga nga pala to ng 14,000 pesos. Siyempre. Tumatanggap sila rito ng credit card. Ayan. Home credit sa mga gusto ng hulugan. At siyempre, GCash. At hindi mawawala ang cash. At siyempre, ayan, nagsuumapaw sa freebies ang ating bike. May previous tayo na jersey. Ayan. So, merong short. Merong jersey lang pala. Ayan, jersey. Ayan. Tapos, helmet. Ilaw. Tools. Gloves. Saka cage. Yung payong di kasama yan, mga Repa Pizza. Ayan. O, di ba? Ang daming previous, oh. O, so, marami pa sila rito yung frame, etc. Bike. Ayan. Ayan, ang dami, oh. So, ilalagay ko, mga Repa Pizza, sa description yung kanilang Facebook link, contact number, at Google Maps sa mga gustong mag-avail. Neto, Tosi, Mortar, pang regalo sa Pasko. Ayan, maraming salamat sa panonood, Repa Pips. Kita kayo sa susunod na video. Road to 8,000 tayo. Maraming salamat sa pagsubaybay. Bye-bye!